A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is so. Yes, all the time. Thank you, Lord. God is good. All the time. Amen. God is good. Sabay, sabay. All the time. God is good. All the time. Thank you, Lord. Yes, salamat sa Diyos. God is good all the time, and all the time, God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting, live na live dito sa Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Ruben, mapagpalang gabi sa ating mga kapatid. Thank you for joining us. Kung first time mo, pakitype dyan, new blessing. Ayan, binabati namin kayo. Salamat po sa patuloy nating panalangin at pagbabahagi ng kanyang salita. Let us continue to join in our digital evangelism, sama-samang magbahagi. Paki-share itong live video na ito, pakitag na rin yung mga mahal natin sa buhay. Sister Gina Ocampo, Ate Rica Del, Kuya Zen, happy, happy birthday sa'yo, Sister Patricia Arca! Hello sa'yo, Sister Aubrey, Adeline, Abby Cheng, good evening, Sherry Cloyon, Melody and Joy Pajo. Good evening po, Sister Emily Macarandang. Good evening, Raymar Cabrera, Brother Alan Mendoza, Tita Lorna Aplacador. Good evening po, sis. Good evening, Nina Amor, Dizon, si Tita Nida. Good evening sa ating lahat. Hello, Jess Youngs and Luke. Praise the Lord. Hello po, Ate Ruth. Good evening. Good evening. Salamat sa Diyos. Good evening po, Sister Charity. Good morning pala dyan sa inyo, Sis Charity. Ating Jay Comby Canada. God bless you, God bless you. Ayan, salamat Mami Belle. Ayan, Tita Lorna Abelino. Good evening po. Ayan, salamat sa Diyos. Sister Marcel Tamboong, Brother G-Boy, Mami Beng, sa family mo dyan. Hello sa iyo, Sister Mao, Sister Novi. Samahan nyo kami tonight. Let us join as we invite the Lord's presence through prayer. Tingi tayo ng gabay sa Kanya. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Join us as we close our eyes and we bow our heads to the Lord. Salamat po, Panginoon. Sinasamba, pinupuri at niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Tonight, Lord, we just want to give you thanks. Worship, honor, and praise belongs to you. Heaven and earth, Lord, is yours. Salamat po, Panginoon, for victory is yours. Tonight, Lord, we pray in the name of Jesus, and by the power of your Holy Spirit, that you will speak to us and through us. Give us wisdom, knowledge, and understanding. Sa lahat po, Panginoon, ang aming maririnig galing sa iyo, tulungan niyo kaming magkaroon ng pangunawa. Magiging buhay namin ito. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, maging ang aming mga tenga, para makarinig kami sa iyo. Tonight, Lord, we just want to give you honor sa aming mga aawitin, Panginoon, sa mga pagpupuri, pasasalamat. And Lord, we thank you sa mga first time, second time na makakasama namin, and even for the regulars. Salamat po sa mga kapatid ko na patuloy na naglilingkod sa iyo sa aming digital evangelism. Salamat po sa mga mahal nila sa buhay na makakasama namin tonight. Lord God, we thank you dahil pinipihit mo na at binubuksan mo yung aming mga puso upang tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Turn our hearts towards your word. Salamat po, Diyos, sa aming tagapagligtas, sa patuloy mong pag-iingat, sa proteksyon, at Lord, maging sa pagkakataong ito na kami ay muling makakarinig galing sa iyo. Salamat po sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa amin. Salamat dahil kasama ka namin anuman ang sitwasyon, kakampi ka namin, at Lord, lahat ng mga kalaban namin, ikaw ang makikipaglaban, ikaw ay magtatagumpay. At Lord, ang tagumpay mo ay tagumpay din namin. Kaya Panginoon, tonight we just wanna bless your name. We just want to praise you and worship and give thanks sa mga ginawa mo sa aming buhay at mga gagawin mo pa, Panginoon. Nagpapasalamat kami in advance. And tonight, Lord, we want to experience your presence. Maranasan ka namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, ang presensya mo. Saan man kami, Lord, let us experience your power. Transforming power of the Holy Spirit.
healing power in the stripes of the Lord Jesus Christ. Magpagaling ka po, Panginoon. Magbago ka ng aming mga buhay. Tonight, Lord, we give to you, we honor you, Lord, itong gawain na ito. Maraming salamat. Lahat ng papuri, pagsamba, binabalik namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Ayan, praise the Lord sa ating mga kapatid sa pag-join sa ating prayer. Ayan, kung kakapasok mo pa lang, welcome na welcome ka dito sa OPM, Online Prayer Meeting, live na live dito sa Jesus Comfy Church. Mondays to Fridays po tayo, alas 7 ng gabi. May team replays din tayo. Good morning, good afternoon, and good evening. Pwede manood ng replay sa ating Jesus Comfy page. Kaya ni-invite namin kayo to please follow and like yung Facebook page natin. Join din kayo doon sa ating YouTube channel. Nandun yung ibang mga compositions natin. Sama-sama tayong umawit, magpuri sa Panginoon. Kakantahin natin habang panahon. Totoo yan, no? Yung kanyang pag-ibig, walang hanggang. Habang panahon, siya yung magiging gabay, siya yung liwanag natin. Mapapanood nyo rito at mapapakinggan sa YouTube channel. Please subscribe, like, and follow us sa ating mga social media platforms. Ayan, habang pinipreper natin yung lyrics ng Habang Panahon, batiin natin mga kapatid natin. Hello, Brother Henry. Hello, Kuya JP. Sister Joy. Lori Lay, magandang gabi sa'yo. Praise the Lord. Rivi May Quaresma. Ayan, Erlinda Manalan. Happy birthday, Patricia. Sister Sam. Hello sa'yo, Sam. Faustina de la Cruz, ma'am. God bless you po. Bonbawa sa mga kapatid natin sa Japan. Sister Tess Gomez. Mami Kylie. Rakadasai. Good evening po, Sister Yvain. Bonbawa sa inyo dyan. Sister Grace. Salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa. Miriam Sabalas. Hello po, sis. Ayan. Hello sa iyo, Sister Tess Estabilio. Patuloy ang panalangin sa Diyos. Mami Lina and Daddy Frank. Good evening. Samahan niyo kami. Magpuri tayo at umawit sa Diyos na buhay. Brother Romy Balsita, praise the Lord. Brother Yud, Sister Janet Kison. God bless you sa mga kasama mo dyan. Ayan, are you ready to praise the Lord? Sabayan nyo kami. Huwag lang tayo makinig, manood. Sumama ka, magpuri. Kumanta ka rin. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon na yung kanyang pag-ibig habang panahon na e-experience. At mararanasan natin yan kahit hanggang ngayon. Salamat sa Lord! Come on! Hey! Hey! Yes! Hey! Hey! Amen! Hey! 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 Sa pagising ng umaga, nakikita na natin yung araw. Makikita natin ang liwanag ng Diyos. Tulad ng araw ang Diyos, siya'y natili. Katapatan niya'y walang wakas. Pagsikat sa umaga, siya'y nagpapakita. Panibagong awa niya. Thank you for your mercy. Ang puso ko'y pupurihin ka. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Mananatili kailan pa man. Hindi ko kupas ito'y panghabang panahon. Mahal ka ng Diyos. Pag-awit ko sa'yo laan. Nakila ang katapatan. Pupurihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Sa habang panahon. Yeah! Sa habang panahon. Thank you, God. Tulad ng araw ang Diyos, siya ang liwanag. Umaakay sa tamang daan, ang init na hati, siyang nagpapaalala, biyaya niya sa ating wagas. Ang puso ko'y pupurihin ka. Pag-ibig niya'y walang hanggan, mananatili kailan pa man. Amen. Panghabang panahon. Pag-awit ko sa'yo laan. Nakila ang katapatan. Pupurihin ka, O Diyos, sa habang panahon.
habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, ikaw ang tanglaw. Amen. Ikaw ang patnubay, ikaw ang ilaw, ang aking gabay. Ikaw ang tanglaw, ikaw ang patnubay, ikaw ang ilaw, ang aking gabay. Sing it out, everyone! Pag-ibig niya'y walang hanggan, manalatili kailan pa man. Hindi kukubas ito'y panghabang panahon. Pag-awit ko sa'yo laan, dakila ang katapatan. Pupuri Amen. Ka, o oh yes, Lord. Salamat, Panginoon Jesus. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, ikaw ang tanglaw, ikaw ang patnubay, ikaw ang ilaw, ang aking gabay. Ikaw ang patnubay, ikaw ang ilaw, amen, ang aking gabay. Sa habang panahon, mananatili ka. Salamat, Panginoon. Sa habang panahon, magpupuri sa iyo ang iyong katapatan, ang iyong habag. Sa habang panahon, yeah! Ayan, sa habang panahon, magpupuri tayo sa Diyos dahil sa kanyang katapatan. Amen! Thank you, Jesus, for joining us in that song. What a wonderful time to praise and worship the Lord na kahit ano pong pinagdadaanan natin, alam natin tapat ang Diyos. At sa habang panahon, mananatili siyang tapat. Kaya good evening po sa ating lahat. Welcome namin kayo dito sa OPM, online prayer meeting live na live dito sa Jesus Coffee Church, Mondays to Fridays, alas 7 ng gabi. Ako si Pastor Ruban. Sa mga first time dyan, pakitype new blessing. Ayan, salamat sa Lord. Hello sa iyo, Brother Jesus Magay. Gani Dipan, good evening po. Brother Von Oleta, Olea Lorena, hello sa iyo, Sister Carla. Brother Manuel, good evening sa iyo, Sister Arlene Binson. Ayan, salamat sa Diyos. Ayan, pakitag na mahal natin sa buhay. Hello, Mami Ading, Daddy Long. Kuya RJ, good evening. Salamat sa Panginoon, Amado Gohel and Corazon Ilagam. Praise the Lord! Praise the Lord sa buhay ng bawat. Sa Sister Arlene, good evening. Thank you for joining us sa ating digital evangelism. Kitang-kita natin, nagtatag kayo ng mga pangalan. And you're not doing that for men, you're doing it for the Lord. Kaya salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa. Praise the Lord sa buhay niyo, mga kapatid. Hello sa iyo, Lily Montalvo. God bless you. Binabati natin, mga kapatid natin, sa J Coffee Canada. Salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa. Patuloy po. Hello sa inyo, Brother Twinny, Sister Josel. Hello sa iyo, Kuya TG, Sister Charity, Pastor Ray. Ayan, Sister Jen Torres, Brother Roy, and Sister Ara. God bless you, God bless you. Salamat po sa patuloy na suporta, panalangin sa bawat isa. Ganun din sa ating Comfy Chicago. Brother Romel, Sister Kay, celebrating their birthday. Salamat sa Panginoon sa buhay ninyo. Patuloy ang pagpapala, buhay at kalakasan. Ganun din sa ating Chicago, Canada, California, Macau. Sa mga kapatid natin sa China, Sister Lynn, God bless.
sa Middle East, mga kasama natin, nandiyan sila, no? Salamat sa Lord, Sister Reese Encarnacion, Sister Reza Eliza, Kuya Jun, good evening, Brother Shamir Isip, Mikhail Madiam, hello sa iyo, Sister Montoya Michelle. Shout out Ganalocha Zergon. God bless you. God bless you sa mga first time natin diyan. Paki-type diyan, new blessing. Ayan, meron din tayo mga taga-Russia diyan. Salamat po sa mga taga-Moscow, Russia. Lagi po kayo manalangin. Ingatan tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Ayan, coffee break muna tayo, mga kapatid. Makinig tayo sa mensahe ng Panginoon sa coffee break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yes, salamat. At ang ating coffee break question, dalawa, mamaya pwede nyo po, ngayon, actually pwede nyo sagutin. Ito po ay fill in the blanks. Tatagpuan yung verse sa Hebrews chapter 4 verse 2. Sabi rito, sapagkat tulad nila'y blank, din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila pinakilabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Ayan, sa ibig sabihin daw, sapagkat tulad nila'y napakinggan yung mabuting balita. So yung sagot doon, napakinggan, may mga tao po napakinggan na nila yung mabuting balita. Pero hindi ito naging kapakinabangan sa kanila sapagkat nung ito po'y narinig nila, hindi sila nanampalataya. Alam nyo, tinuturo nito sa atin na kapag tayo ay nakakarinig ng salita ng Panginoon, importante po na tayo ay mananampalataya. Hindi lang tayo magdedeklara ng salita ng Diyos, hindi lang tayo magbabasa, hindi lang tayo makakapakinig, hindi lang magme-memorize, hindi lang tayo basta lang magme-meditate ng Word of God. Importante po sa atin, ito'y dapat nating panampalatayaan at makikita natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya sa mga nanonood sa OPM, sa mga napapakinggan mong salita, huwag ka lang bastang manood at makinig. Pakinggan mo at higit sa lahat, manampalataya ka para maranasan mo ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Ang sagot dyan, kailangan sa lahat ng mga napapakinggan natin, pinanampalatayaan natin yan. Salamat sa Lord sa ating coffee break. Congratulations sa mga winners natin. Praise the Lord. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Salamat sa Panginoon at syempre meron para tayong pangalawang sagot ay pangalawang tanong at pwede kayo sumagot dyan sa ating mga live viewers. Pag-uusapan kasi natin, makikita mo yung sagot mamaya, maririnig mo. Pero sa mga nakakaalam na, si Jesus po nagsalita nito, ano ang ibig sabihin nung sinabi niya na Ephphatha? Ayan, anong ibig sabihin nun nung sinabi niya na Ephphatha? Okay, it is an Aramaic word. Ano ba ito? Pwede sa Tagalog, pwede sa English. Ano bang ibig sabihin ng Ephphatha? Ayan, sagot na kayo, mag-comment na kayo dyan at sigurado mananalo kayo. Meron tayong entry sa ating weekly raffle ng mga prizes and loads sa ating J Coffee Break. God bless you, God bless you. Ephphatha. Okay, parang ano yun ah, bago yung pastor ah. Maganda ibig sabihin nun. Kaya pakisagot na dyan ang mga ibig sabihin ng Ephphatha kung alam mo. At kung hindi, mamaya mamalalaman mo yan. Salamat sa Lord. Ayan, thank you Jesus for joining us sa ating OPM. Kung kakapasok mo pala, kakatapos lang ng coffee break, papunta na tayo doon sa Word of God. Babasahin natin ang Bible natin, kunin na natin. Kung may Bible ka, pakitype dyan, new blessing. Siyempre, I am ready. Mark chapter 7, 31 hanggang 34. Sa Tagalog, Marcos chapter 7, verse 31 hanggang 34. Ayan, habang binubuksan yung Bible nyo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy sa ating mga kapatid na pag-support sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, thank you Jesus sa pagbibigay nyo sa gawain ng Lord at alam ko si Lord magbabalik niyan sa inyo. Alam mo yun, yes, we're preaching the Word of God, we're helping one another, pero bilang pagbibigay sa kanyang gawain, para ka bang nagbibigay ng isang basong malamig na tubig
At yun po ay, sabi ng Panginoon, makakatanggap ka ng gantimpala. Jesus was telling us that every cent or every peso, every dollar or every yen na ibinibigay mo sa gawain ng Panginoon sa kanyang kaharian, it counts. It counts. May bilang yon at ibabalik yun sa iyo ng Panginoon. Kaya yung mga stars natin dyan, patuloy lang natin ipunin. May payout yan, no? Ayan, sa lahat ng sumagot, yan, makikita nyo. Ano ba ibig sabihin ng Ephphatha? Ayan yung mga salita na bago matututunan natin tonight sa OPM. Kaya sa pag-study natin ng miracle and message, subaybayan nyo, ang dami mga miracles ni Jesus, may message siya sa atin. At ang gusto ng Panginoon ay maging buhay natin ang mensahe niya. Mark chapter 7, verse 31 to 34, salamat sa ating mga faithful kingdom partners and builders. Ayan, sabay-sabay basahin natin ang salita ng Diyos. Hallelujah! Praise God, praise God. Mark chapter 7, 31 to 34. Verse 31, umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawan ng Galilea. Pinahak niya ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. So sabi nila, Lord, patong niyo po yung kamay niyo. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki. At isinuot ang kanyang mga daliri sa tenga nito. Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid dito sa dila ng tipi. Wow! In verse 34, tumingala si Jesus sa langit. Nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, Ephphatha, na ang ibig sabihin, mabuksan. Be open. Manalangin tayo. Let's close our eyes and bow our heads. Panginoon, we thank and bless you. We want to give you praise and honor for the reading of your word. Salamat po, Panginoon. And Lord, in Jesus' name, by the power of your Holy Spirit, give us your wisdom and understanding and knowledge. Maging binhi ang salita mo sa aming mga puso. Tumubo, lumago, magkabunga, magbago ang aming buhay. Salamat po, Panginoon. And Lord, as we continue to study your word, dalayan ko, ikaw'y magbukas ng aming mga tenga, ng aming mga puso, ng mga mata namin na makita ka, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan ito. Padala niyo po ang banal na Espiritu, puspusin kaming lahat, upang, Panginoon, maging liwanag, pagpalain kaming lahat na susunod sa iyo. Tinatanggap po namin ito sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Ayan, salamat sa Diyos. Nandito na tayo sa Word of God. Thank you for joining us. Wini-welcome ka namin kung kakapasok mo pa lang dito sa ating OPM. Kung first time mo, welcome ka. Hintayin mo lang matapos. Hanggang alas 8 lang tayo, Mondays to Fridays. Salamat sa Diyos. And we're studying miracle and message. Ito yung mga milagro ng ating Panginoon Jesucristo. Meron pong message ito sa atin, sa mga tao at mga mananampalataya hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. Pero bago natin pag-usapan itong miracle ni Jesus at yung message na sa kanyang miracle na ito, gusto ko lang tanungin ang bawat isa, ikaw ba ay laging or nararanasan mo ba na magkaroon or ma-experience o maaaring ginagawa mo to lagi na mahilig ka bang magbugtong hininga? Ay, okay, mahilig ka bang gumanon? Okay, umikilala ka sa bahay nyo, di ba? Ay, hindi natin alam kung ano yung dahilan, pero ano ba yung mga pagkakataon na tayo ay napapabugtong hininga o sigh or... Ay, okay, ano ba yung mga ano yun? Maaring pagkatapos mong kumain, nabusog na busog ka? Ay, Lord, salamat po, busog ako, napakain ako ng masarap. Okay, o maaring hindi naman yun, maaring tayo ay... napapabugtong hininga dahil sa pagod. Ay, Lord, minsan nababanggit pa natin yung pangalan ni Lord. Para bang, Lord, tulungan niyo po ako. O parang tayo ay parang nanghihina na, nawawalan ka siguro ng pag-asa. Kaya para bang, ay, may pag-asa pa ba? Okay. O maaring maraming pagkakataon kapag alam mo yun, may nanghihingi ng advice sa'yo, di ba? Parang, o, pasto, napapabugtong hininga na lang ako dito sa kapatid ko, sa anak ko, kapag ayaw makinig. Tapos napapahamak.
Ay, ang tigis kasi ng ulo eh. Ay, naku naman, okay. O maaring there's problem after problem after problem na Lord. Ay, buhay, ano ba itong nangyayari sa amin? Okay, saan mga pagkakataon kapag pagtrabaho ko ng trabaho sa bahay, tapos yung mga kasama mo ay tumulong, nanonood lang ng TV. Ay, ano ba itong mga kasama? Hindi lang buktong hininga yun, ha? Meron pang kamot sa ulo na nagpe-pray ka na, Lord, hipuin mo sila. Kailan kaya ito magbabago? Okay, o sa sobrang pagod. So, kapag minsan may success, di ba? Parang natapos mo na yung maraming projects, maraming may mga deadline ka na na-meet. Ay, yes, Lord! Ah, parang amen. Di ba? Meron tayong mga butong hininga. Ano pa? Sige, basahin natin. Sobrang pagod. Okay? Okay, pag nagbabasa ng mga nakikita sa Facebook, overloaded yung workload. O yan, pag maraming gawain, di ba? Ito yung tanong natin kasi meron pong nagbugtong hininga. Okay, ang ating Panginoong Hesukristo. At ano bang ibig sabihin ito sa atin? Na si Jesus din pala, no, meron palang pabugtong hininga. And I can imagine that when you come into that place na kung saan ito'y kaharap niya yung mga tao, ay, gumanan si Jesus, parang, ano ba naman yan? Ano kaya yung ibig sabihin ng bugtong hininga? Para kapag tuwing magbubugtong hininga ka, ay maaalala mo ang Panginoong Hesukristo at yung kanyang mensahe sa atin ngayong gabi. Ayan, Mark chapter 7, verse 31 to 34, umalis po si Jesus sa lupain ng Tiro at doon po siya nagtuloy, dumaan siya sa Sidon, papunta doon sa lawa ng Galilee, so sa Sea of Galilee, and meron siyang tinahak na lupain ng Decapolis, and sa kanya pong pagpunta doon, meron pong mga dinala yung mga tao. So hindi ito nagpunta mag-isa. Meron siya siguro mga kaibigan itong tao na ito na nagdala sa kanya kay Jesus, at ang kanyang kapansanan, isa siyang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. So tipe. Okay, so dinala siya ng mga tao kay Jesus. So yung mga kaibigan niya, although hindi naman siya siguro, kasi meron siyang paningin eh. So alam niya, nga lang di niya maintindihan. Siyempre, bingi, sign language lang. Tapos di rin siya makapag-reply. Ang hirap po nito eh. At sabi rito, lumapit sila kay Jesus, meron silang pakiusap. Eh parang, pag binasa mo yung Bible, sa unang basa, parang normal lang. Pero hindi. Lumapit ka kay Lord at gusto mong pagalingin itong tao na ito, nag-request pa sila, Lord, patong mo na yung kamay mo. Inutusan nila si Jesus. Nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. So they wanted their way. Pero anong ginawa ng Panginoong Hesukristo? Inilayo muna ni Jesus akaramihan ang lalaki. So ito mga tao, mga siguro mga kaibigan, kapamilya, Lord, patungan mo nga ito, Lord, ng kamay mo para gumaling to. Diba? Parang ano ka ba? Si Jesus yan, hello? Kaya ang ginawa ni Jesus, parang, anong ginawa niya? Inilayo niya yung lalaki. And minsan parang ganun din ba tayo? Ganun ba tayo when it comes to the Lord, the parabang Lord, gawin mo to. Inuutusan natin ng Panginoon. We want it our way, but we do not want it Jesus' way. Ayan, may series tayo yan. At itong ginawa ni Lord, ang request nila, gusto nila makita yung healing sa pagpapatong ng kamay. Tingin ka rito, pakinggan mo maigi, picture out the situation. Lord, patungan mo ng kamay para gumaling na to. Pero hindi ginawa ng Panginoon. Inilayo ni Jesus sa karamihan yung lalaki. At hindi lang yun, isinuot ang kanyang mga daliri sa tenga. Isinuot ni Jesus yung daliri sa tenga. At pagkatapos, ito pa, medyo nakakabigla ito para sa mga nagdala sa kanya. Kumbaga, parang bakit ganun yung kanyang pamamaraan? Dumura si Jesus at ipinahid sa dila ng pipi. Wow! Kumbaga yung expectation nila hindi na meet. Yung pamamaraan na gusto nilang gawin ni Jesus, hindi na meet. Alam mo, napakaganda ng sinasabi nito. Napakaganda ng principle na to sa buhay natin. Tandaan mo bilang mananampalataya, meron tayong mga prayer requests. We want it to happen on our own way. May gusto tayong date. May expectation tayo. Lord, gawin mo ganitong oras. Ha? Gusto ko, Lord, ganito sana, ganito. Diba? Hindi naman po masama yun to pray specifically to the Lord. Pero huwag mong ilalagay yung kalooban mo na kapantay ng kalooban ng Diyos. Huwag mong ilalagay yung pamamaraan mo bilang isang Kristiyano na yun na rin yung magiging pamamaraan ng Diyos. Malinaw po ba? Kasi marami yung pagkakataon na kala natin kikilos ang Diyos ayon sa kaisipan natin at pamamaraan.
tandaan mo pag binasa mo yung Isaiah chapter 55, kung gaano kataas ang langit sa lupa, ang pamamaraan niya ay higit sa ating pamamaraan. Ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Alam mo yun, laging mas mataas, is always greater. Pero God will meet us doon sa gusto nating request. Gusto nila ng healing eh. Pero hindi sa pamamaraan mo. Hindi sa pamamaraan ng Panginoon. Hindi sa deadline mo, kundi sa deadline ng Panginoon. You know why? Because we know and we need to trust the Lord na yung pamamaraan natin, it's not perfect. We are imperfect people. Yung ways natin, yung isipan natin, imperfect eh. So maaaring hindi yun makabuti para sa atin. Maaaring yun ay hindi tama para sa atin. But as we trust the Lord's ways, in His time, in His will, God knows what is best for you. God knows what is right for you. God knows what will make you truly happy. And God knows na sa kanyang panahon, His name will be glorified. So eto na nga mga kapatid. Inilayo muna ni Jesus na expectation nila sa harapan nila. Papatong yung kamay pero hindi pinatong yung kamay. Nilagay yung kamay ng daliri ni Jesus sa mga tenga. So hinawakan siguro ni Lord yung dalawang tenga. Ganun. Okay, sige, okay. Tapos, pagkatapos, dumura si Jesus at pinahid sa dila, no? Kumbaga, if you will see this, parang ibang pattern to, Lord. Ah. Tingin ka, ibang pattern. Kasi kapag binasa mo si Jesus, yung kanyang buhay, sa kanyang paggawa ng milagro, minsan, nagsasalita lang siya, gumagaling na eh. Powerful yun. Naalala niyo yung kay Lazarus in John chapter 13, kung paano niyang tinawag si Lazarus. Di ba? Kung paano niyang sinabi, Lazarus, come out! Hindi na siya pumunta doon at hiningahan si Lazarus. Eh. Sinabi niya lang, nagsasalita si Lord, nabubuhay yung mga patay. May pagkakataon na naglelehan siya, napapalayas yung masamang espiritu. But for this time, iba na naman yung pattern. May pagkakataon nga na hindi na siya humawak eh. Hinahawakan yung laylayan ng kanyang damit, di ba? Naalala nyo kahapon? Kung hindi nyo napanood, panoorin nyo sa replays natin yan. May pagkakataon naman na hinawakan ni Jesus yung leper. Minsan, alam mo, sa mga disciples, iba din yung kanilang experience of healing kasi dumadaan lang si Peter. Yung kanyang anino, inaabangan nila. Kapag nadaanan sila nung anino ni Peter, ha, gumagaling. Isa pa si Pablo, yung kanyang apron, yung kanyang panyo, dinadala dun sa mga sinasapian ng masasamang espiritu, napapalaya, ay gumagaling. So there's different patterns. Anong tinuturo nito sa atin? Sa buhay ng Panginoong Jesucristo, the message is, kaya niya magpagaling. Kaya niya ginawa iba't ibang pattern. Pwede niya namang sabihin, kaya niya yun eh. Sige, mabuksan ka na. Meron ka ng, ano, kaya nga pagalingin. Gaya nung kay Lazarus, nagsalita lang siya. Para hindi tayo maging subjective sa ating pananampalataya. Ginawa nito ni Lord na iba-iba yung kanyang pamamaraan para hindi tayo maging subjective sa ating faith sa pagpapagaling sa kayang gawin ng Panginoon. Anong ibig sabihin ito? Minsan kasi meron po tayong tendency ng mga tao na magtiwala, manampalataya, hindi sa Diyos, kung hindi doon sa pamamaraan. Example ha, yung iba nung sila ay nagpe-pray, Lord! Lord, gusto ko po magkaroon ng baby. So, umatend siya doon sa mga parada, di ba? Nung wala pang pandemic, may parada. Punta ka doon sa santo na yon, magpunas ka doon. So, nung nagpunas siya, gumaling siya. Eh, ngayon, hindi na yung faith. Wala na kay God yung faith niya. Yung faith niya, doon sa pagpunas niya ng panyo doon, sa santo na yon. Naintindihan niya yung ibig sabihin? But the point is, God heals. It is the God who heals us. It is the God who delivers us and rescues us. Iba't iba yung pamamaraan ng Panginoon para hindi tayo tumingin dun sa pamamaraan, kundi tumingin tayo dun sa Diyos. Yung iba naman, kumatok. Yung iba, pinunasan. Yung iba naman, basta mabasa lang ako ng holy water. Magaling na ako. Yung iba, matalsikan ako ng laway ni pastor. Okay, magaling na ako. Anointing of books. Magaling na ako. Alam niyo, mga kapatid, hindi ganun. Itinuturo ng Panginoon para alam yun, hindi mo inaabangan yung gawa niya. Na para bang, minsan subjective yung faith. Pag itong pastor na to nag-pray sa akin, grabe to mag-pray. Kapag napag-pray niya ako sa prayer niya na prayer na yung mga salita niya, gagaling talaga. So nawawala na yung faith natin kay Lord. Hindi na si God yung nagpagaling, kundi yung prayer ng pastor. Naintindihan niyo? Hindi na yung, basta mahawakan lang ako, anointed ito, makabless lang ako sa kanya. Di ba?
I believe there are people who are anointed by God for healing, pero hindi dun eh. Kasi pinapakita dito ni Jesus na si Jesus pa rin ang nagpapagaling. That it tells us that God can do anything. God can heal every sickness and disease in any way that He wants to. God is sovereign. God is supreme. He is powerful. Kaya niyang gawin sa kahit anong pamaraan na gusto niya. Yun yung sinasabi ni Jesus. At eto na nga, gusto nila lay hands, lagay yung daliri, naintindihan nyo? Kung naintindihan mo at marami ka natutunan, pakitype dyan, amen, praise the Lord. Tumingala si Jesus sa langit. Pagtingala niya sa langit, eto na, nagbugtong hininga. Ay, okay, parang gano'n. You know what, the word, yung bugtong hininga yon is stenazo. Yung stenazo, it means to groan. It is a prayer that is inaudible. Ito po ay isang panalangin na hindi naririnig na in the words. Kayo, nagpe-pray tayo. Father, tulungan niyo po kami, pagalingin niyo po. But itong kanyang bugtong na hiningang, ibig sabihin nito is to sigh, no, with grief and groan. Ay, Lord, parang gano'n. Parang, ay, ano ba naman yan? Yung heart ni Jesus, pinapakita doon na yung kanyang bugtong na hinga ay isang panalangin na may pag-ibig, yung compassion sa mga tao na naghihirap. Ayaw ni Lord na hindi niya tayo hindi natin siya marinig. Ayaw ni Lord na mabingi ka. Ayaw ni Lord na pipik at hindi ka makapagsalita at makapagpuri. Yung kanyang puso, may bugtong na hininga dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Alam niyo yon? Every time, pag pinag-aralan mo to, pag makikita mo, every time na tayo nagkukulang, tayo nagkakasala, para bang, ay, gumaganon, yung anak ko, ano na nangyari? It was also a prayer to his father para dun sa tao na bingi at pipi. And this word can also be found in Romans 8:26. Yung bugtong na hinga para maintindihan mo. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya, ang Espiritu, the Holy Spirit, ang namamagitan para sa atin, interceding at dumaraing, groaning, yun, sa paraang hindi natin kayang sambitin. And alam nyo ba, hanggang ngayon, nananalangin ang banal na Espiritu para sa atin. As we pray in tongues, as we speak in other language, as we pray to the Lord, when we pray in tongues, the Holy Spirit prays the things that we cannot pray. Alam mo yun, hindi natin alam kung paano manalangin, hindi natin nakokompleto yung panalangin. But when we pray in tongues, the Holy Spirit is praying. Ganun yun, para sa ikabubuti natin. And ito yun, sa sinabi niya sa lalaki, Ephphatha. Ephphatha. Na ang ibig sabihin, mabuksan. Ang word Ephphatha, it means sabihin, be open. And alam nyo, maganda to eh. Ang ibig sabihin, itong language na ginamit ni Jesus is Aramaic. Para ito po yung normal na language. Sikat na sikat, laging ginagamit ng mga tao ito sa kanyang panahon. So, gusto ko maintindihan mo na yung prayer ni Jesus nang sinabi niyang Ephphatha, Jesus prayed in a plain and simple word. Sabi niya lang, be open. Walang mga chants. Walang mga mahahabang pananalita. Hindi nag-iba yung boses ni Jesus. Sabi niya lang, Ephphatha. Tinuturo sa atin ito na, thank you Lord, kung merong magaling magsalita, praise the Lord. Praise the Lord kung powerful yung voice mo kapag nagpe-pray ka, English mo, magaling ka, praise the Lord ha. Pero alam mo, if you look at the prayer of Jesus, para gumaling yung tao, it's just simple and plain. Be opened. Ephphatha. Tinuturo na ito na hindi sa galing magsalita, hindi sa galing mag-pray, kaya mo mararanasan yung kagalingan eh. Kung panalangin na may pananampalataya, sigurado gagaling yung tao. Ang Diyos ang nagpapagaling. So, thank you Lord Pastor. Minsan, kasi parang nag-uutal ako pag nagpe-pray. Pero kung pinagpe-pray ko lang, gumaling ka sa yung lagnat. Pinapaalis na yung lagnat mo. Ganun lang kasimple. Alam mo, nakita namin yan. Marami na ang beses. Hindi naman magaling mag-pray, pero gumagaling. Alam mo yun, simple lang yung pray, pero gumagaling. Because it's not in the words that we use. It's not in the intelligence of the word na pwede natin gamitin. Magaling tayo sa ganito. No. It is God who heals people. Tandaan mo yun. Kaya ikaw, pag inutusan ka mag-pray ng Panginoon, o pag-pray mo yan, pagalingin sa cancer yan,
Lord, in Jesus' name, pagalingin niyo po sa... In simple ways, God can move to you and through you. Tandaan mo yun. Buti na lang, simple lang mag-pray si Jesus tsaka yung kanyang ginamit na language. Normal, Aramaic. Hindi mga malalalim na salita na hindi maintindihan natin. Sabi rin sa verse 16, kaya nga ipagtapat nyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. James 5:16-18, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. 17, si Elias ay isang tao na tulad din natin, si Elijah. Nang maitaimtim siyang nanalangin na huwag umulan, tao lang si Elijah na nagpray siyang hindi umulan, hindi nga umulan sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. And when Jesus said that, Ephphatha, be open. It's just plain and simple. And that is Jesus. He is God. He is the power of God. Alam mo yun? Noon din ay nakarinig po yung lalaki at nakapagsalita ng maayos. Eh, yung gusto nila sa paglapit nila kay Lord na gumaling, magkaroon ng pandinig, makapagsalita, ganun din yung ginawa ng Panginoon. Pero hindi sa pamamaraan nila na gusto nilang ipatong yung kamay, kundi sa pamamaraan ng ating Panginoon. And the message of this miracle is God, our Lord and Savior Jesus Christ, wants you and me to open our ears. Gusto niya na mabuksan yung ating mga tenga para makapag-respond tayo. For we will be able to respond to His voice. Para makapag-respond tayo, para makasagot tayo, makatugon tayo sa pagtawag ng ating Panginoon. In Isaiah 35:5-6, it was an allusion. Ito po ay sinasabi ni Isaiah na ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. So, it was speaking of someone who will come na magbibigay ng paningin sa mga bulag at makakarinig ang mga bingi. In Isaiah chapter 1, verse 10, bakit gusto nito ng Diyos? Sabi niya sa ESV, English Standard Version, hear the word of the Lord, you rulers of Sodom, give ear to the teaching of our God, you people of Gomorrah. Ibig sabihin, mga kapatid, ang gusto ng mensahe ng Panginoon sa atin, gusto niya maging bukas yung ating tenga. Importante kay Jesus na marinig natin siya. Gusto niya na sa kanyang pagsasalita, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, marinig natin siya. Tingin ka rito, can you answer this question? Naririnig mo ba ang Panginoong Jesucristo? Yung kanyang boses, hindi man audible, pero alam mo si Lord to. Tinuturo ako ni Lord, pumunta ako sa ganito. Sinasabi ni Lord, sabihin ko to. Sinasabi ni Lord, gawin ko to. Can you hear God's voice? Pastor, possible ba yun? Makapangyarihan siya, mataas siya, nasa langit siya, ako nasa lupa. Yes, it is possible when we have the Holy Spirit in us. Gusto ni Lord na mabuksan yung ating mga tenga, parang tayo itong bingi at pipi. Dahil hindi tayo makarinig, hindi tayo makarespond. Dahil hindi natin makarinig, o may tenga at nakakarinig, hindi tayo makaunawa, kaya hindi tayo makatugon ng ayos. Alam mo, sabi ng salita sa Isaiah chapter 30:21, saan man kayo pumaling, sa kaliwa, sa kanan, maririnig nyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Ibig sabihin, nagsasalita ang Diyos sa atin. Yun yung Holy Spirit, tinuturuan tayo kung saan tayo pupunta, kakaliwa, kakanan, sasabihin niya sa'yo no, sasabihin niya sa'yo yes, sasabihin niya sa'yo maghintay ka muna, o tumigil ka muna, alisin mo na yan sa buhay mo, pagpatuloy mo yan, gawin mo to, huwag mong gawin yan. God speaks to us. And He speaks to us for us to have our life direction. Para magkaroon tayo ng direction sa buhay. Hindi yung kung ano-ano nilang gagawin natin. Sino nagpapagawa niya sa'yo? Sinabi ba ng Lord, gawin mo yan? And we can answer that question. Oo nga, no, Lord, no? And kapag nag-follow tayo dun sa direction ng Panginoon, sigurado magkakaroon ng purpose lahat ng ginagawa natin sa buhay. Merong kahulugan yung buhay sa'yo. Because you're following the instructions of your Father. Importante marinig natin ang Diyos. Kaya I pray mamaya in Jesus' name that God will open your ears to hear the Lord. Gusto mo ba yun? Actually, nagsasalita ang Panginoon para lang tayong bingi. Pero may pag-asa pa. May magandang balita
sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nagbubukas ng mga tenga para tayo ay makarinig sa Kanya. At ang mga salita, ang mga ating mga dilay, makapag-respond at makapagsabi, yes, Lord, makasunod tayo sa Kanya. In Exodus 15, verse 26, saying, ESV, if you will diligently listen to the voice of the Lord your God, kung papakinggan mo lang talaga ang Panginoon, and do that which is right in His eyes, and give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the disease on you that I put on the Egyptians, for I am the Lord your healer. Alam nyo ito pa, bago tayo mag-pray. Isa sa mga pagpapala na marinig mo ang tinig ng Diyos at sumunod ka, magkakaroon ka ng pangunawa. At hindi lang yon, yung pangunawa na yon sa pagsunod mo sa Panginoon, sa kanyang tinig, magbibigay sa iyo ng proteksyon. Poprotektahan ka. It serves as a warning. Sabi ni Lord, huwag kang dumaan dyan, madarapa ka dyan. Huwag ka pumunta dyan, mahuhulog ka sa bangin. Huwag ka dyan, magkakasakit ka dyan. Huwag mong gawin to. If we will just follow His voice. At yun nga ang nangyari. Pagkahipo ng Panginoon Hesukristo sa kanyang tenga, lagyan ng durang kanyang dila, sabi ni Jesus sa mga tao nung siya'y nakarinig at nakapagsalita. Sabi niya, huwag niya ipamalita ito. Ngunit habang pinagbabawalan niya yung mga tao, lalo niya itong ipinamalita. Buong paghanga. Remember that? Oh, miracle, wonder. Ah, kasi hindi namin kayang gawin. Lord, paano nangyari ito? Saan nanggaling ang kapangyarihan? It caused them to wonder because it's a miracle. Sinabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginawa. Ginagawa. Napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinagsasalita ang mga pipi. And ang ganda nung account ni Mark nung sinabi na napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. And totoo yun sa buhay natin. Napakahusay talaga ng Panginoon. Amen? He has done all things well in our life, in our children, in our family. And if you look at the creation, truly, God has done all things well. But alam nyo, higit pa doon, ang mahusay na pagkagawa ng Panginoon, hindi lang yung mga milagro na yon, kundi ang kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan. Ang kanyang muling pagkabuhay sa kamatayan nung siya'y namatay at ipinako sa krus. Kaya alam nyo, tanggapin natin na tayo ang ating mga tenga ay muling mabuksan. Hingin natin sa Panginoon ang pagbubukas ng ating mga tenga para marinig natin ang kanyang tinig. At sabi, Hebrews chapter 3, verse 15, kapag narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag nyong patigasin ang inyong mga puso. Sumunod tayo sa Kanya. Manalangin tayo, let's close our eyes and bow our heads. Father, we thank you, we bless you. We honor and glorify your name for these revelations. Inside, fresh word from heaven. Salamat po, Panginoon. Truly that you heals. Lord, you heal our diseases, our sicknesses. You can open our ears. You can give, Lord, sight to the blind. You can do all things. Nothing is impossible with you. Nothing is too hard for you. And Lord, ngayong oras na ito, lumalapit po kami sa iyong harapan. Hihingi ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Tunay nga po na napakaganda ng ginawa mo, napakahusay ng mga ginawa mo. At higit sa lahat, yung pagkamatay mo sa krus. Binayaran mo kasalanan namin, nabuhay ka perfectly. Wala kang kasalanan, pero ikay namatay bilang isang makasalanan. At muli kang nabuhay, napakahusay. Muli kang nabuhay ng ikatlong araw. Kinuha mong susi ng kamatayan at ang Hades at Lord, nagtagumpay ka at kay nabubuhay magpakailanman. At ngayon Lord, inaalay mo sa amin ang regalo ng kaligtasan. Para kung sino man ang manampalataya sa iyo, kahit mamatay man ay muling bubuhayin. At ito ang pag-asa namin. Ang mahusay na pagtatagumpay mo sa krus. Ang mahusay na pagtatagumpay mo sa kasalanan at kamatayan.
Gusto po namin tanggapin yun, Panginoon. And tonight, if you're that person na sinasabi, Pastor, ako yung gusto ko marinig ang Diyos, it comes first when you surrender your life to Jesus. Suko mo na yung buhay mo sa Panginoon. Maaring ikaw yung bingi, ikaw yung pipe, merong lang nagdala ng mga kaibigan sa'yo. Maaring ikaw ay naimbitahan at dinala ka dito, walang aksidente. Tanggapin mo si Jesus. Tanggapin mo si Lord sa buhay mo. At sa panalangin ito, galing sa puso mo, sabayan mo ako mag-pray. Kung ikaw yung tao na yun, sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, patawarin niyo po ako. Isa akong makasalanan. Binubuksan ko po yung puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, buksan niyo po ang aking mga tenga upang marinig ang iyong tinig. Tulungan niyo po ako sa kapangyarihan ng banal na Espiritu makasunod sa iyong kalooban. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka. Tinatanggap ko ito, ang pagbubukas ng aking puso at tenga sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Kapatid, if you pray that prayer with us, we believe pinatawad ka na ng Panginoon. At kung tinanggap mo at nananahan si Jesus sa iyo, ang sabi ng salita, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Binuksan na ng Panginoon ang iyong tenga na marinig siya. Sa buhay mo ngayon, maririnig mo ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, mga godly advice. Maririnig mo yung kanyang tinig sa iyong puso, sa iyong isipan na nagsasabi sa mga bagay na dapat mong gawin. Sa pagsisimula, para lang tayo mga baby o sanggol. Kailangan natin na maunawaan. Hindi pa natin masyadong maintindihan yung sinasabi ng Lord. Kailangan natin lumago. Kailangan natin lumakas para maintindihan mo yung boses niya. Paano? Kailangan natin ng gatas. Spiritual milk, yun po yung salita ng Panginoon. Kaya ini-encourage ka namin, ini-invite ka namin, patuloy ka na, magsimula ka ng magbasa ng Bible, magbasa ka na ng Biblia, patuloy kang makinig ng salita ng Diyos, at hindi lang makinig, manampalataya, at sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon sa buhay mo. At sigurado, maintindihan mo yung purpose, yung kahulugan ng iyong buhay. Amen! Congratulations! God has forgiven you. God has blessed you. Meron ka ng bagong buhay at manalangin tayo bago tayo matapos. 5 minutes, let's pray. Let's close our eyes and bow our heads one more time. Panginoon, maraming salamat po. Thank you for forgiving us. Thank you for giving us new life, fresh start, new beginnings sa aming mga buhay. Tonight, Lord, we just want to honor you. Salamat po sa mga salita na itinatanim sa aming mga puso. Lord, magiging buhay namin. And right now, Lord, I pray for these people. Ephphatha, be opened. Their ears, their hearts, their minds, be opened. Sa iyong tinig, sa iyong boses, marinig ka namin. And Lord, kapag narinig namin ang tinig mo, hindi magmamatigas ang aming mga puso. Susunod kami sa iyo. Sapagkat nasa iyo ang buhay. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. We continue to pray, Father, sa mga kapatid namin na merong karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sabi mo, Lord, the prayer of a righteous person is powerful. It produces wonderful results. Kaya, Lord, it's not the prayer that heals. It is the name of Jesus. It is the God that we serve who heals. We call on the name Jehovah Rapha. Our God is healer. Kaya Panginoon, ikaw po magpagaling sa taong may karamdaman. Yung COVID-19 sa kanyang katawan, inaalis mo na. Yung mga nahihirapan ng huminga, hingahan mo ng buhay. Maibsan ang kanilang mga sakit, ang disease, ang virus, mawala sa kanilang katawan. Pagkalooban niyo po ng kagalingan. Sa mga nadidepress, Lord, bigyan niyo po ng kapahingahan ng kanilang puso at isipan. Kasabay ang kapayapaan, kagalakan. Sa mga nagdadalamhati, Lord, bigyan niyo po ng aliw. Pag-ibig, presensya mo, maranasan nila. Lord, patuloy po namin pinapanalangin mga kapatid namin, kamag-anak, kapamilya na binabahagian namin ang salita ng Diyos. Dinadala namin sa iyong gawain. Dalangin po namin ang kanilang mga tenga at puso'y mabuksan din. Ephphatha, be opened.
in the name of Jesus. Sa lahat po ng makakapanood nito, Panginoon, lumapit sila sa iyo. Sa lahat ng makatatanggap ng salita ng Diyos, isuko nila ang kanilang sarili at sila'y makakatanggap ng pagpapatawad, buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, tinatanggap po namin ang kaligtasan ng aming mga kapamilya at kamag-anak. Sa lahat ng binahagian namin, tinatanggap namin ang kagalingan, kapayapaan, kagalakan, kasaganahan, proteksyon sa aming buhay, sa aming mga anak at pamilya. Tinatanggap namin sa makapangyarihan, nagpapagaling, walang katulad, walang kapantay, habang panahon, dakila at tapat, aming Diyos at tagapagligtas, sa pangalan ng aming Panginoon, aming Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Kung naniwala ka, tinatanggap mo yon, sabihin mo, Amen, 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 praise the Lord. Ayan, salamat sa Diyos. If you join us in that prayer, like Jesus, it's very simple. It's just a prayer of faith. Kailangan mong gawin, tanggapin mo na. Receive it by faith. Lord, pinagaling mo na ako. Lord, meron na akong peace. Lord, pinoprotektahan mo ako. Lord, thank you. I receive it. We need to believe. We continue to wait and continue to pray. Salamat sa Panginoon sa ating mga kapatid na nag-join sa ating digital evangelism. Salamat po sa mga nag-share ng ating live video. Hindi pa tayo tapos. Patuloy mong ibahagi ito. Pakiclick yung share. Pakitag yung mga mahal sa buhay. Marami pang manonood sa mga team replays. Ayan, salamat sa ating mga faithful kingdom partners. Kung ikaw ay sumabay sa gawain, sa panalangin, tinanggap ka na bilang anak ng Diyos. Kaya sabay-sabay, manalangin tayo. Declare this together. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. And I receive it. In Jesus' name, Amen, Amen. Sigaw mo, powers in you. God bless you, Messiah. Ayan, salamat sa Panginoon. Messiah, Christ, it's the Lord Jesus, our Savior, our Protector, our Healer. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Salamat po sa pagsama nyo, panonood, pagpapala, galing sa Panginoon, tinatanggap na natin. Sa ating mga patid, thank you for joining us on our OPM online prayer meeting. Live na live tayo dito sa Jesus Comfy Church. Mondays to Fridays tayo, kaya bukas kita-kita ulit tayo. I am Pastor Ruben. God bless you. Have a great night. Be open in Jesus' name. Bye!